Samantala, sa kabila ng napapadalas na aksidente at mga aberya sa MRT, siksikan pa rin sa mga istasyon ng tren. Base sa pag-aaral ng GMA News Research, pinakamarami pa rin aksidente ang kinasasangkutan ng mga public utility bus. Live mula sa Pasay City, si Cedric Castillo, may pandar. Cedric. Sige, isa sa mga rason o isa sa mga questions o mga tanong na pinupukol ngayon sa administration ng MRT ay kung bakit hindi pinalabas yung mga pasahero ng tren ng tumigil ito bago pa man sumansad at bakit hindi pinalipat dun sa tren na sumaklolo rito para itulak. Ano? Isa sa mga rason na binibigay ng administration ay yung 750 volts. Na kuryente na dumadaloy doon sa mga kable na sa labas at sa palibot ng mga tren ng MRT at napakadelikado ro niyan kapag na-expose yung mga pasahero. At Jessica, may papakita tayong tren ngayon pero lilinawin natin, ito ay LRT, hindi ito MRT. Ano? Although sinabi ng administration o yung sa spokesperson ng MRT na yung dimension-wise naman daw ay halos magkapareho ito. Isa sa mga reason kung bakit hindi pwedeng pababain yung mga pasahero ay yung elevation o yung height ng flooring nitong tren. Napakataas daw nito kung pababain mo at kung pasasampahin ulit yung mga pasahero kaya hindi sila pinalabas. Isang bagay na malinaw sa atin ngayon, Jessica, isang tren ng MRT ang kulang at aminado ang administrasyon ng MRT na may epekto ito sa waiting time ng mga pasahero. Ang 20 tren ng MRT na bumabiyahe papunta at pabalik sa magkabilang dulo ng EDSA araw-araw, nabawasan na ng isa matapos masira, itulak at sumadsad ang isa nitong tren kahapon sa ibaba ng EDSA Taft Station sa Pasay kasagsagan ng rush hour kanina. Matatanaw ang nakasadsad pa ring bago ng MRT. Makapal pa rin ang dami ng tao na galing sa terminal. Bago, dumami eh. Ngayong hapon, dumami. Dumami pa rin po? Mas marami pa rin. Waiting time ba dati ma'am bago ako makasakay? Hindi po, ganun pa rin naman po. Kung mga a little, 1 minute or 2 minutes lang naman po, okay na muna. Maging ang pamunuan ng MRT, batid na madadagdagan pa ngayon ang waiting time ng mga pasahero na ilang beses nang nabatikos dahil sa napakahabang pila ng mga sasakay tuwing rush hour. Ang equivalent na ito ng isang train na ito is 900 passengers during the peak hour per direction. So sa umaga, sa peak hour, meron kang 900 na pasahero na walang masakyan. So naghihintay sila doon, humahaba lalo yung pila natin. Blanco pa ang MRT administration sa ilang detalye ng aksidente tulad ng sanhi ng pagkasira ng tren nito bago pa sumadsad. Muling iginiit ang pamunuan ng Metro Train na hindi maaaring pababain o palipatin ang mga pasaherong na stranded sa sirang tren. Napakataas. Para bumaba ka, mahirap yan. Para umakyat ka ulit, no way na makakaakyat ka. Bukod pa raw dito, ang mga kabling may kargang 750 volts sa palibot ng tren. Itinulak ng isa pang tren ang tumirik na mga bagon papuntang EDSA Taft Station. Ayon mismo sa pamunuan ng MRT, pwede rin namang hilahin ito pabalik na Magallanes Terminal. Pero kung bakit hindi, magiging laman din ng investigasyon. O, tumitingin ako sa ilalim, natatakot ako. Bakit mo sumakay pa rin? No choice. No choice po talaga. Araw-araw mo ako nasakay. Parang tiwala naman ako. Sa pagsusuring ginawa ng GMA News Research sa mga sasakyang bumabagta sa kahabaan ng EDSA kung saan nakalatag ang linya ng MRT, pinakamalaki ang volume ng kotse, motorsiklo at mga bus. Pero lumalabas na pinakamataas ang rate ng aksidente sa mga public utility bus sa usapin ng safety, giit ng MRT. Safe yung mga tren natin, yung nangyari kahapon is an isolated case. Age alone is not a factor. Hindi porke matanda na eh, hindi na pwedeng gamitin. Jessica, nakausap ng ating research team si Engineer Geoffrey o Jeffrey Cueto, isang transport practitioner. At ito yung ilan sa mga tips niya para dun sa mga pasahero. Kung sakali, wag naman sana ay madawit o madamay dun sa same situation. Ano? Kung hanggat maaari raw, iwasan itong mga pader, itong mga train bago mag-impact. Ano? Tapos kung dito ka nakapwesto sa likod ng driver o ng operator, simplihan mo lang, dahan-dahan, umalis ka dito. At kung dito ka nakapwesto naman sa may bandang gitna, subukan mo pa rin daw na umalis dahan-dahan papunta dun sa gitnang bahagi ng tren. Bakit sa gitna? Kasi yung harapan daw ay may pinakamalakas na impact upon collision. Ano? Hanggat maaari raw, kahit nakatayo o nakaupo, ay i-bend daw yung mga knees. Pero siguraduhin na meron ka pa rin kinakapitan. Isa pang tip, kung nandun ka sa pinakadulong bahagi ng tren, manatili ka na lamang daw doon, pero siguraduhin mong nakakapit. At ang pinakaimportanteng tip daw sa lahat,
wag na wag magpapanik, Jessica. Alam mo, Cedric, in theory, maganda yan eh. Tama. Pero alam mo, nakita mo na ba kung ano itsura ng loob ng mga tren na yan kapag ka-rush hour? Wala na. Wala ka nang makakapitan. Hindi pwedeng 1:1 yung makakapitan eh. At saka wala ka nang mahahawakan kahit anong piraso ng bakal sa sobrang siksikan. Oo, tama yun, Jessica. Maganda rin i-point out yan. Ano? Kasi yung volume pa rin talaga ng mga pasahero natin, kung hindi ako nagkakamali, at least 100,000 yung lampas o yung over dun sa capacity ng volume ng riders ng MRT. Although, ang sabi rin ng isang nakausap natin na sa safety tips niya, in a way, makakatulong sa'yo kung tao yung nakapalibot sa'yo instead na yung mga bakal na parts o na parte ng tren para upon collision, at least meron kang cushioning kahit papaano. Rather than yung matutulis na bakal ang tumama sa katawan, Jessica. At saka alam mo, Cedric, yung tayo mong yan, yan, mali yan eh. Ang itinuro sa akin, ang usual daw na tayo, pag nasa MRT ka, paside. Paside. Para hindi ka tumumba. Oh, kasi tama. Pag ganyan daw, pag nakaharap ka dun sa harapan ng tren, madali kang sumubsob. So dapat pa-sideways ka. I-demo mo. Pa-sideways ka dapat. Oh, tama, Jessica. Kasi ayan, yung movement siya, no? isa pa yan doon sa in-explain nung resource person natin, eh yung law of inertia, kumbaga, no? Kasi ang movement ng sasakyan mo is pag ganito, no? Pasulong. Ngayon, pag naka-side ka, ang importante is sumabay ka sa movement. Kapag pumreno yan saglit, huwag mong kukontrahin. Sasabayan mo yung movement ng tren para kumbaga mas smooth yung position mo dun sa loob, Jessica. Ayun, nakuha mo. Maraming salamat sa'yo. Cedric Castillo, sa iyong paandar.